Ilang nanghihina, gayon din ang ilang patay na isda. Agad namang hinuli ito ng mga residente at inulam. Nakatutok si Rauna Crisostomo. May pangulam na sa dalawang araw ang pamilya ni Christopher San Jose. Kagabi kasi, limang malalaking isdang imelda, umaya-mayang tabang ang madali niyang nahuli dito sa Ilog Pasig sa Barangay Hulo, Mandaluyong. Tila hilo raw ang mga isda, kaya mabilisan lang nahuli. Magkano kalaki ang pinakamalaking nakuha niyo? Merong 12 kilos, 10 kilos, katulad siya gabi, 10 kilos yung nahuli nung kasama namin sa Bingwit. Magkano kahaba yun? Mga kasing laki ulo ng bata. Mahigit 100 isda raw ang nahuli rito at iniuwi ng marami para gawing pang-ulam. Bale, wala na ang itsura at dumi ng ilog. Pang-tangalian, pang-apunan po, misan po, pang-pulutan po, pag nagkakasayaan po, inuman po. Hindi kayo natatakot na baka kung anong meron sa isda? Hindi naman po. Sanayin naman po kami, sanayin lang po yun eh. Sa inisyal na pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, naging maalat ang Pasig River kagabi, kaya nahilo at pumunta sa may pampaang mga isdang tabang. Ang ilang maliliit na isda, namatay na lang. Nag-high tide raw kasi sa Manila Bay at maraming tubig dagat ang napunta sa Ilog Pasig. Mas mababa kasi ang level ng tubig sa Laguna Dibay dahil sa El Nino. Kung mataas ang level ng Laguna Dibay, hindi ganong kalakas ang pagpasok ng tubig alat. Oo, dahil mababa ang level siguro ng Laguna Dibay, kaya pumasok dire-diretso yung tubig alat galing sa Manila Bay. Paalala ng BFAR sa mga nanguhuli ng isda dito sa Pasig River, huwag nang kunin ang mga patay ng isda at sakali mang kainin ang mga huling isda, hugasan itong mabuti bago lutuin at ihain. Rauna Crisostomo, Nakatutok, 24 Oras. Si Senador Manny Villar ang nanguna sa boto ng scholar ng Bayad Mock Election Series sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman, Lungsod ng Quezon. 2,866 ang botong nakuha ni Villar. Pumangalawa si Senador Noynoy Aquino na nakakuha ng 1,787 boto. Sumunod si Senador Richard Gordon, dating Defense Secretary Gilbert Teodoro, Senadora Jambi Madrigal, dating Pangulong Joseph Estrada, John Carlos de los Reyes, Brother Eddie Villanueva, at Nicanor Perlas. Pangatlo at huli na ito sa serye ng mga mock elections na tinanghal ng Alpha Sigma Fraternity. Si Senador Francis Escudero ang nanguna sa unang mock election, si Teodoro naman nung pangalawa. Sa pagka-vice-presidente ay nanguna si Senador Mar Rojas. Sinundan siya ni na dating MMDA Chairman Bayani Fernando, Makati Mayor Jejomar Binay, Senadora Loren Legarda, Edo Manzano, Perfecto Yasay, Jay Sonsa, at Dominador Chipeco. Samantala, sina Senador Bong Revilla at Senadora Miriam Defensor Santiago ang mga nangunang mga kandidato sa pagkasenador. Sa survey po naman niya ng The Issues and Advocacy Center o kilala sa pangalang The Center, nakakuha ng 49% si Revilla, samantalang 47% naman si Santiago. Pumangatlo ang isa pang kasalukuyang senador na si Jingoy Estrada. Tabla naman sina Senadora Pia Cayetano at dating Senador Ralph Recto sa ika-apat at ika-limang pwesto. Sina Bongbong Marcos at Tito Soto sa ika-anim at ika-pitong pwesto. Pasok din sa survey na yan sina Senador Lito Lapid, Senate President Juan Ponce Enrile, Attorney Frank Villon, Serge Osmeña, at Representative T.G. Gingona. Ginawa ang survey na yan na merong 2,400 na mga sumagot mula ika-3 hanggang ika-10 ng Marso. Sa pagtaya ng The Center, halos sigurado ng maluluklok ang mga nasa pwesto number 1 hanggang number 11. Sa linggo na ang laban ng Pinay boxer na si Anna the Hurricane Holaton kontra kay Lisa Bad News Brown ng Canada. Mapapanood po ang laban alas 3 ng hapon dito sa GMA. Labang sa karanasan sa pakikipagbakbakan si Brown, pero mas maliksi naman daw si Holaton. Sino kaya ang mananaig? Mula sa Toronto, Canada, nakatutok si James Velasquez. Dalawang babaeng mandirigma, ilang taon naghintay para sa pagkakataon makilala ng buong mundo. Isang kinatatakutang veterano mula sa Canada at isang Pilipinang malabagyo kung bumira. Lisa Bad News Brown, 4-time world champion, veterano ng boxing mula sa Canada. Gamit ang karanasan sa ring at pwersa ng kamao, susubukan niyang pataubin ang makakalabang Pilipina. Anna the Hurricane Holaton, tinaguri ang rising star ng women's boxing.
Pinatao bantalong bigating boksingero para makuha ang dalawang korona sa Super Bantamweight Division kahit na 8 pa lang ang kanyang naging laban. Inaasam niyang makukuha ang bakante WBO Women's Super Bantamweight title. Lamang sa karanasan si Bad News Brown na 10 taon ng professional boxer at nakasagupa na mga pinakamagagaling sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi pa rin napapatumba si Brown. Pero kung liksi at bilis ang kamang pag-uusapan, yamado si Hulaton. Sa ilalim ng gabay ni Nonito Donaire Sr., lumalawak ang kanyang kalaman sa opensa at depensa. Kakibat ang talas ng isipan, umaasa siyang maaganyang tatapusin ang laban. Karanasan at tapang ng magdirekta ng Canada kontra sa lakas at puso ng pambatong Pilipina. Sa sagupan ng dalawang puwersa, ang pinakamatindi ang matitira. Mula sa Toronto, Canada, James Velasquez sa Katutok, 24 Horas.